yung lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na nalain sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay mong lingid sa aming mga mata ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at itinuturing ni Numan sa sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat.
Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang mga lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Sipre, kaya't Bernabe ang itinuguri sa kanyang mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan, ang damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit anuman ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ikaw'y naroroon na. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ito paroroon. Gayun din naman ang bawat ipinanganganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guru pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan, ang pinatototohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din naman sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Sabi ni Jesus sa bandang huli ng mabuting balita, ang sino mang sumampalataya sa anak ng tao na itinaas sa krus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat, gusto natin sa langit pumunta. Sana ganoon din kayo, baka iba ang gusto ninyong puntahan. No, pero ang alam ko ho ay tayong lahat gusto sa langit pumunta. Yung iba nga lamang nauuna, yung iba ay katagal umalis, nakakainip na, pero lahat tayo sa langit ang punta. Kung mayroon pa kayong ibang gustong puntahan, ay siya, dapat wala kayo dito. Dahil isang patunay sa atin mga minamahal, yung ating pagpupursige na makasimba. Kahit napakainit ng panahon, tayo pumupunta sa mga simbahan, makapagdasal. Yun ay mga pagpapatunay na gusto ho ninyong makapunta sa langit. Kung meron pa kayong ibang dahilan ng inyong pagdadasal dito, ay siya, tanongin ninyo ang inyong sarili. Baka mali ang inyong dahilan. Dahil ang sabi kung sino ang mananampalataya dyan sa itinaas sa krus na yan, na ngayon ay muling nabuhay, siya ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, gusto natin lahat pumunta sa langit, ay ang tanong, anong dahilan ninyo ng pagpunta dito? Bakit kayo nakaupo dyan ngayon? Bakit kayo sumisimba? Bakit kayo magdadasal? Kung hindi yan, kung hindi ito ang dahilan, ay siya, mali ang inyong pinuntahan. Kung mayroon pa kayong ibang dahilan ng pagpunta dito, bukod sa makasama si Kristo balang araw, ay hindi ko alam kung ano pang dahilan iyon. At sigurado ako na mali kapag hindi si Kristo ang inyong dahilan. Kaya lagi nga po naming paalaala, kung kayo napunta dito para kay Padre Pio, mali. Kahit yan ay pudpudin ninyo ang kamay sa kahahaplos ninyo, hindi kayo gagaling. Hindi kayo magkakamit ng biyaya. Bakit? Hindi naman si Padre Pio ang nagbibigay ng biyaya. Kaya, kung hindi si Kristo ang dahilan ng inyong pagpunta dito, ay huwag na ho kayong pumunta dito. Lalo namang nakakalungkot na ang pare ang dahilan ng pagpunta ninyo dito. Mga minamahal, minsan nakakalimutan natin iyon. Minsan may gusto tayong makamtan. Meron tayong naisin. Gusto nating gumaling. Gusto ng biyaya. Pero mali naman ang ating pinupuntahan. Mali naman ang ating nilalapitan. Mali naman ang ating tinitingala. Ay maliwanag ang sabi ng mabuting balita. Ang sinong sasampalataya kay Kristong nakapako sa krus, siya lamang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat po wala ng iba. Si Kristo lamang lagi. Minsan tayo kumakapit siguro sa ating kakayahan. Magaling tayo. Minsan bumabagsak tayo doon sa mga tukso na akala natin ang ating yaman ang magdadala sa atin sa langit. Hindi po. Lahat ng ito'y tulong lamang sa atin. Ay magaling ka nga, mayaman ka nga, masama naman ang iyong ugali, o'y pasaan ka? Matalino ka nga, marami kang pinag-aralan, hindi mo naman mapatawad ng iyong kapatid, eh di kayo sayang. Kaya mga minamahal,
tulad ng paalaala ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Number 578, ang sabi niyan ng Aral Batanggenyo, ang misteryo paskwal ni Kristo, ang kanyang kamatayan, pagkabuhay na maguli at paghihirap, ang tanging kaligtasan nating mga tao. Wala nang iba, si Kristo lamang. Kaya sa kabila po ng ating pagbagsak, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy tayong tumawag kay Kristo. At nawa ang mga ginagawa natin, ang maliliit na pagsasakripisyo, ang mga pagdadasal, ang mga gawaing kabutihan, ay dahilan lamang para kay Kristo. At yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong katulad ng sa iyo. Yung pusong kumikilala sa iyong kabutihan. Yung pusong umaasa sa iyong biyaya upang sa aking pang-araw-araw na buhay, isa lamang ang aking pagkatiwalaan. Ikaw ang Kristong naghirap, namatay at muling nabuhay para sa akin. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan,
pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, O sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Puli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin, at huwag mo kami ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan, si Jesus muling nabuhay. Sa kamatayan nagtagumpay.
kalakwag ng lumuha, hinangong tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang ari, kami sa'yo'y nagpupuri sa krus. Ika'y namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaroon ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais na po nating ipagawa ang ating extension. Ayan pong naghihiwalay sa pagitan ng Divine Mercy at ng Main Church
Sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan at sa opisina para sa detalye ng inyong mga tulong at donasyon. Ika-apat, mahigpit po nating ipinatutupad ang ating panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili natin ang kalinisan dito po sa ating pambansang Dambana. Kaya kung kayo ay may mga dalang mga kalat, atin pong pakitapon sa tamang basurahan. Ikalima, tayo rin ay merong mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan kayong makapasok dyan sa ating main arch entrance upang makita ninyo ang ating malalaking mga free parking upang maging tulong sa inyong mas maayos na pagbisita sa pambansang Dambana. At sa darating pong Linggo, 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Dahil ito'y healing day at nagkataong Linggo, may ilan po tayong adjustment sa schedule. Wala tayong misa ng alas 11 ng umaga, ito'y magiging alas 12. At walang misa ng alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi, sapagkat ito'y magiging alas 5. Ang mga healing mass na may healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at sa alas 5 ng hapon, pangungunahan naman ni Father Glenn Cantos. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. At sa darating pong May 25, birthday ni Padre Pio, tayo'y magkakaroon ng ating Caraffle Program. Ito po'y tulong natin sa ating mga scholars sa halagang 500 pesos na ticket na available sa paligid ng simbahan at sa pamisahan. Tayo'y makakatulong sa mga scholars at mayroon pa tayong pagkakataong manalo. Panoorin po natin ito. Father Oka, ang ating kura paroko at rektor, kami nagpapasalamat. Humihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Muli po ang ating sunod na misa, alas 2 ng hapon. Panatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanlangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanlangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating hari at manunubong.